Hi guys, welcome back to my channel. So after ng Q&A vlog ko guys, ilang araw na bago ulit ako nakapag-vlog kasi yun nga, medyo nahihirapan pa ako sa time management dahil yung mga anak ko is dito na sa Manila nag-aaral. But this time guys, tsaka yung mother-in-law ko kasi nandito sa bahay. So syempre, pati yung oras, kung may time lang ako makapag-vlog, lang ako pwede mag-vlog. So this time, malansya ako ng uniform ng mga anak ko. Then, wala pa kasi akong ano, yung kabayo na planchahan. Yan, dito lang ako. Tapos, ito yung plancha ko. Sira na siya guys. Pero, alam nyo, iniingatan ko yan. Kaya lang talagang sa katandaan na, bumigay na rin siya. Pero okay pa naman. Safe pa naman siya. Mahal ko kasi itong plancha na to. Kasi ito yung unang plancha namin. Simula nung mag-asawa kami ng mister ko. So, yun. Nag-plancha na ako. Then, yan, pawis na pawis ako. Kasi naglinis ako ng ano, kwarto. Then, kaya in-stop ko rin muna kasi yung mother-in-law ko may kakain daw. Kaya, nasikaso ko muna siya. Then, yun. Mamaya kasi, kaya naglinis ako ngayon, guys. Mamayang 1 PM, nagsusundo ako dun sa bunso ko. Habang yung panganay ko naliligo kasi asikasuhin ko pa rin siya guys para pag pasok niya. Nasikaso ko pa. Pero siya na nag-ano ng sarili niya. Kaya lang. Iipit ako sa buhok niya. Yan. Dito ako sa terrace. Ay. Ang daming kalat. Nakakapagod guys. Araw-araw ganito yung daily routine. Nakakapagod pero okay lang kasi at the end of the day naman makakatulong din naman yung mga anak natin sa atin. So yun. Hihingal ako guys. Ang hirap din na mataba eh. Sobra ako hihingal. Bakit kaya ganun ano? Pagka nanganak na, yun, yung katawan natin as in lumulobo. As it ko pala ha. Ang kasi lumobo na ako ng lumobo nung simula nung nanganak ako eh. So yun nga, na-stop yung kanina diba guys? Yung topic is tungkol sa aking plancha. Yun. Mahal na mahal ko yun guys kasi yun yung unang gamit na napundar ng mister ko nung nag-abroad siya. Yun yung unang gamit namin galing Dubai kaya kahit sira na yun pero pwede pa naman siyang gamitin. Ginagamit ko siya kasi sayang din naman kaya ginagamit ko. Pero meron mga isa pa kaming plancha. Pero mas bet ko talaga gamitin yung una na yon. So ngayon guys. Grabe yung pawis ko. Hugasan ko yung ano. Hugas ako ng plato. Kasi yun nga. Syempre diba wala namang maghugas mo na ako ng plato. Para pagdating ng tutulog ko, wala na akong ano. Natutulog kasi sana ako guys. Kaya lang yung panganay ko naman, papasok pa sa school. Kaya hindi ko sinabakan ng tulog. Gusto ko kasi pag natulog ako mamaya na, yun bang kahit mga 1 to 2 hours makatulog ako. Pero kung matutulog ako, tapos 30 minutes lang, at sakit lang sa ulo ng hinahanap ko. So yun, nakakapagod guys yung araw-araw ganito. Kaya minsan talagang wala na ako halos time mag-vlog.
Dapat nga kasi nung dumating tong isang yung tong huling tripod na in order ko, dapat mag-daily vlog na ako. I mean yung the whole day yung mga ganun. Kaya lang hindi ko na siya magawa kasi tong phone ko naman yung problema eh. Alam mo na, wala pa tayong pambili ng phone pang vlog. So ito kasing phone ko is inuunti-unti ko yung buhay. Inuunti-unti ko pa kasi baka malapit na siyang bumigay. Ito pa kasi yung unang phone na regalo din ng mister ko sa akin. Kaya iniingatan ko. Una ko naliligo. Naantay ko na lang siyang matapos. Ang tagal naliligo. 30 minutes kulang. Pagligo niya. So yun guys, medyo nakapagpa-vlog na rin ako today. Grabe pagpasok, ang tagtag yung gawain. Bukas naman maglalaba ako pag alis ng sister ko mga 5 a.m. Kasi maglalaba naman ako bukas. Kasi yung mister ko pag day off niya ayaw ko maglalaba. Kung maglalaba lang ako bukas Sunday. Ang dami nitong laba niya. Ayaw na gasin ko ito. Maga lang ito. Halos na ito. Mayari ko na ito naguhugas ng pinggan. Kaya lang talaga, may ito niya ginagamit. So yun, umuwi na rin nga pala guys yung mother-in-law ko ngayon. Umuwi na rin siya. Ano lang naman siya dito? 2 days. 2 days lang din naman siya. Kasi nagkasakit siya. Yung mister ko, medyo malapit kami sa ano niya. Kaya, ito ko muna pinag-stay para magkasama. Kaya lang, syempre, pagka medyo may edad na, medyo ano na rin, nakampuhin. Kaya gusto niya, mas gusto niya na mamuhay mag-isa. May bahay naman sa sarili. Nakakapagod. Grabe na yung pawis ko. Linis ako ng kwarto. Naglinis ako dun sa higaan namin. Yung terrace hindi ko pa nalilinis kasi uutusan ko yung anak ko. Mas maganda rin kasi guys na yung anak natin hanggat maliit or nauutusan na, tuturuan na natin kasi pag tumating yung time na hindi na tayo makakilos, wala, kawawa lang din tayo. I mean, pag di na tayo makakilos, tayo pa rin yung kilos na kikilos kasi hindi nila alam yung dapat nung gawin. So dapat akong bata sila, matuto na rin sila ng mga gawain sa bahay. Although hindi ganun ka-perfect pagka inutusan natin sila, may mga failure pa rin. Okay na rin kaysa naman sila makagawa. Yun, yung anak ko, minsan fail pag magsunod sa akin, hindi tama. Hindi niya nape-perfect. Pero okay na din kasi kahit kapaano, naasahan ko siya. Then napapalitan niya na yung panganay ko, ay yung bunso ko. Kapag sobrang busy ko guys, halimbawa naglaba ako, siya minsan nagpapaligo dun sa bunso ko kasi maliit sa school. Kasi 10 a.m. yung pasok nun. Siya naman, 8 or 9 a.m. gising yan guys kasi mag-aano siya. Tanghali naman yung pasok niya, 12. So siya rin yung nagsasampay ng ulapan ko. Ulad bukas pagka naglaba ako. Siya yung nagsasampay.
siya nagbibit-bit ng mga damit na nilabhan ko. Nagagay niya na dun sa taas. Tapos, ayusin niya na. Sampay niya na. Bago siya pumasok, guys, ayun yung sinasabi ko na may makakatuwang ka sa buhay kapag or sa bahay kapag muruan natin yung anak natin sa kahit kung maliit na bagay lang na utusan natin sila. Malaking bagay na rin kasi yun yung pagwawalis. Malaking bagay na rin yun. Kasi kahit pa paano pag nagwalis yung anak natin, nakakapagpahinga tayo. Hindi ko lang siya pinabuhugas ng pinggan. Baka pinaglalaba. Pero pinaglilinis ko siya ng bahay. Kasi 9 years old lang naman din yung panganay ko, guys. Kaya hindi naman kailangan na totally lahat ng bagay na gawaing bahay ay ipagawa ko sa kanya. Guys, ito lang. Gutom na ako. Kaya tara, samahan nyo kumain kasi tapos na ako magbugas ng pinggan. Okay, gutom na talaga ako, guys. Kumain muna tayo. May ulam, ang ulam namin ay paksiw. Hey guys, kain po tayo. Ulam namin ay paksiw na bangos. Pa pretong bangus kasi si nanay hindi siya kumakain guys ng pretong bangus or ng paksiw na bangus, pero yung pretong bangus kumakain si nanay. So kain tayo guys, gutom na kasi talaga ko. Magkakamay ako kasi alam nyo hindi ako nabubusok pag nakakutsara. I mean parang iba kasi yung ano pag nakakutsara pa. Anak! Ha? O, sige! Maglalambing, hatid ko daw siya. Talaga kumain guys pag nakakanay. Anong masarap sa bangus? Ako ito. Yung taba. Anong masarap sa bangus? Thank you.
naman ako. 30 minutes? Na! Mag-2:12 na! Tagal. 9 years old pa na, pero kapag nakaligo. I hope na patuloy niyo po akong sa mga sa akin.